Gagawin, meron ako ditong 1 1/2 cup ng powdered milk. Etong powdered milk na ginagamit ko ay yung Milk Boy. Pwede rin kayong gumamit ng Farmland. Pwede rin naman yung Bear Brand o kaya Alaska. Walang problema, parehong pareho lamang po. Pagkatapos, lalagyan natin to ng 1 lata ng condensed milk. Bakit natin to ginagawa dito ngayon? Kasi kapag ka diniretso natin siyang lutuin sa kawali, tapos doon natin ilalagay, doon natin sila paghahaluin. Ang tendency ng powdered milk ay magbuo-buo. Kaya hanggang katapusan mong magluto, buo-buo pa rin yung powdered milk mo. Kaya importante na bago mo tulutuin sa kawali, tutunawin mo muna yung powdered milk. Importanteng part po ito kasi kapag ka hindi mo to ginawa, magaspang po yung kakalabasan ng iyong pastillas. Siguraduhin lang natin na wala na siyang buo-buo. Yes, lulutuin pala natin siya. Hindi siya katulad nung pastillas na talagang pinaghahalo mo lang. Kasi kailangan natin yung parang almost yema na, pero pastillas na texture, yung medyo nagme-melt-melt pa. Itong reciping ito ay ilang beses kong inulit bago i-share ko sa inyo kasi gusto ko talaga na ipakita yung talagang eksaktong lasa o mas masarap pa dun sa mga binibenta. So ngayon, meron ako dito ng kawali. Nakasalang lang siya sa mahinang apoy. Tapos, ilalagay na natin yung tinunaw nating condensed milk at powdered milk. Pagkatapos, mahinang apoy lang po. Tapos, ilalagay natin yung nasa 3 tablespoons ng butter. Haluin natin siya na dire-diretso kasi maaaring dumikit ito dun sa ating kawali at masunog. Pero pagka natunog na yung butter, hindi na yan didikit kasi meron na siyang fats nakasama. Ang gagawin lang naman natin dito, ang purpose natin dito sa pagluluto, para maging buo siya pero hindi matigas. Yung para maging creamy pero firm. Kaya natin siya niluluto ngayon dito sa kawali. Pero mabilis lang. So, iluluto lang natin siya for roughly 3 to 4 minutes. Sa mahinang-mahinang apoy po ito ha. Tapos, hindi natin siya kailangan ng maging matigas. Kailangan lang natin siya ay medyo mas ma-sticky lang dito ng kaunti. Tapos kapag lumamig siya, mas mabilis natin siyang makukutsara para ipalaman. Pagkatapos nating lutuin, isalin ko na to sa malinis na bowl tapos ire-ref ko siya para mas mabilis siyang tumigas. So para sa ating buchi, gagamit lamang tayo ng 3 ingredients. Kailangan natin ng nasa 400 ml ng mainit na tubig. At 500 grams o kalahating kilo ng glutinous rice flour. Ready-made na yung binili kong glutinous flour, pero tatandaan na kapag ka nagpagiling ka ng malagkit na bigas, mas kaunting tubig ang kailangan mong ilagay kasi mas marami pang moisture content yung bagong giling na bigas kesa dito sa na-powder na ng matagal. Okay? 1 1/2 cup ng white sugar. Yun lang ang gagamitin natin. Yung natin gagawin ay tutunawin natin yung ating 1 1/2 cup ng asukal dito sa konting part ng ating tubig. Kapag natunaw na natin yan, unti-unti nating lalagay itong ating glutinous rice flour. Tatandaan, kahit glutinous rice flour yung ginamit mo, magkakaibang brand, magkakaiba pa rin yung kailangan nating ilagay na sukat ng tubig. Kaya unti-unti natin ilalagay. Kung ay yung mas madaling magunti-unti ng paglalagay kaysa tumakbo ulit sa palengke kasi masyadong napalambot yung iyong mixture.
ito, sa tingin ko, hindi na ako maglalagay pa ng tubig. Pero may natitira pa ako dun sa 400 ml na kaunti. So, ang gagawin nyo talaga ay, mas papakiramdaman nyo at kakapain nyo yung inyong ginagawa kesa dun sa measurement. Kasi iba-iba naman talaga yung mga product na ginagamit natin. Tingnan nyo yung kanyang texture. Hindi siya malagkit, hindi siya dumidikit sa kamay ko. Although hindi naman talaga dumidikit sa kamay masyado ang doon ng rice flour, pero makikita nyo, para siyang clay ang texture. Yan yung hinahanap nyo, texture ng dough. So pagkatapos, yung aming butchillas dito, kasi tinatry ko talagang katulad siya nung bibili dito sa amin, may mga kulay o flavor. So ahatiin ko to sa apat para lagyan ng flavor bawat part. Gagawa tayo ng flavor na pandan, gagawa tayo ng strawberry, tsaka ube. Tapos yung isa, gagawin lang natin plain. So, sisave ko na yung isa para sa plain. Tapos ito, ipiflavoran na natin. Pero kayo ang bahala ha kung anong gusto niyong flavor. Kung gusto niyo ng plain lang, pwede naman. Ito, lalagyan ko lang siya ng kaunting-kaunting strawberry flavor. Kung ayaw nyo ng strawberry flavor, tapos ay gusto nyo lang ay kulay, pwede rin naman na food color lang yung ilagay nyo. Tapos mamasahin ko lang to para kumalat yung kulay. Puputulin ko na siya nang nasa 20 to 25 grams. Tapos kapag kanakat na natin, tatakpan natin ito para hindi madry. Tapos uulitin lahat lang natin yung process hanggang sa makulayan at makat na natin lahat ng ating tinimplang dough. Dito natin na ilalagay yung mga nabilog nating butchi, napalaman na nating butchi. Magpapalaman na tayo. Ipiprito kasi yung nabili ko hindi siya prinirito, kaya yun yung gagayahin natin. Pero nagsubok din akong iprito itong ating butchillas and wala rin naman pagkakaiba, pareho lang din. Mas gusto ko lang ito kasi mas maganda yung texture nung kinakalabasan ng ating glutinous rice. And then pagkatapos, gagamit tayo ng mura na kinayod o yung alangan. Kung gusto niyo ng mas matamis, matamis-tamis yung kanya magiging coating, pwede kayong magdagdag ng asukal na puti dito sa ating niyog. So, dapat kulong-kulo na yung tubig mo bago mo ilagay itong ating mga butchillas. Ayaw mong maniwala na ito ay butchi kasi ang butchi ay pina-fry. So, comment mo sa ibaba kung anong dapat yung pangalan. Hindi siya lulutang kasi hindi naman siya palitaw. Kasi mabigat yung feeling niya sa loob na pastillas.
hindi siya makakalutang dito sa ating tubig. Ang gagawin natin, papakuluan lang natin to dito sa kumukulong tubig ng nasa 2.5 minutes, 2 minutes hanggang 2.5 minutes. So after 2 minutes, aamunin na natin siya. Then bago nyo pala siya i-dip dito sa ating nyo, kailangan napatulog nyo na siya ng tulong-tulo kasi magtutubig naman siya kapag ka masyadong basang-basa tapos i-dip mo siya dito sa nyo. Dito na po nagtatapos yung ating video sa paggawa ng butchilyas. Sana nagustuhan mo itong bagong dessert na hinanda ko para sa inyo. Kung bago ka pa lang sa ating channel, paki-like and subscribe na para lagi kang updated kapag ka may ipopost akong video na maaari mong pagkakitaan at ipang negosyo. Kita-kita tayo muli sa susunod ko pang mga video at maraming maraming salamat po!